Retro motorcycle ba ang hanap mo? Pues para sa'yo nga ang video na to, dahil dito ay malalaman mo kung anong Cafe Racer Classic Bike nga ba ang afford ng budget mo. Sa mga nagtitipid dyan at may sapat lamang na budget para dito, mas maiging malaman mo to dahil sa video na ito ay tatalakayin natin ang 5 sa pinakamurang classic bike na mabibili mo dito sa bansa. At ang maganda pa rito ay makakabili ka na sa halagang 45,000 lamang. Kung ano-ano ang mga yon, tara at alamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan, pwede mo mag-like ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, ang Rusi Classic 2050 na tinatawag din na RC250. Isa rin ito sa may pinakamagandang disenyo ng retro bike Cafe Racer, ang may angking katangian ng nangingibabaw pa rin ang pagka old school na datingan. Sa taas ng makina nito ay hindi mo aakalain na sobrang mura lang din ng presyo nito, na umabot lang naman sa 90,000 pesos. Sobrang mura na niyan kung tutusin, kasi sa 250cc sa ibang brand ay hindi ka makakabili ng halagang 90,000 pesos lang. Pero dito sa Rusi Classic, mga kaibigan, ay panalo ka na sa presyo na to. Ngunit ano nga ba ang meron pa sa kabuuang detalye nito? Pagdating sa engine, ito ay may 249 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke at may 6 speed gear transmission naman. Malalaki at makakapal din ang gulong ng motorsiklong ito, kaya akalain mong big bike sa klase. Na pagdating sa kanyang cooling system, ito ay naka oil cooler pa lang, pero hindi naman daw ganun kainitin ang makina nito, base na rin sa mga nakagamit na. At para sa engine performance, ito ay nakakagawa ng maximum output na 18.1 horsepower sa kada 8,000 RPM. Habang ang maximum torque naman ito ay 17.2 Nm sa kada 6,000 RPM. May kalakasan ito kaya nakakagawa ng top speed na umaabot sa 130 km/h. At kung ang batayan naman sa external design, mga kaibigan, ay panalo rin talaga. Bihira ka lang kasi makakita ng mga ganitong klaseng motor sa kalsada ngayon. Ngunit ano pa nga ba ang meron dito? Pagdating sa kanyang braking system sa front, ito ay naka dual disc type at naka dual piston caliper brake yan sa kada disc brake nito. So kadalasan mga ganitong features na dual disc ay makikita lamang natin sa mga big bike category, kaya isa na rin ito sa pinakamaganda rito. Bagamat wala siyang mga anumang safety features, ay mas matindi na rin ito, kasi nga ang naitutulong nito ay mas malakas ang power ng braking system. So malakas ang force ng stopping nito dahil dito sa dual disc na may tagdadalawa ring caliper piston. At sa rear brake naman, naka single disc brake with single piston caliper brake naman ito. Nabase na rin sa mga nakagamit na nito ay malakas na rin talaga ang braking power. At bagay na bagay lang din sa kapal at laki ng mga gulong nito. At sa suspension naman nito sa front, ito ay naka upside down fork. Napakaganda ng looks ng front suspension na parang napaka premium kung tingnan. At isa rin sa maganda dito ay naka lightweight siya, kasi napaka ikli lang din ng kanyang inner port, kaya sigurado hindi ganong katagtag. Pagdating sa rear suspension, ito ay naka dual shock naman with coil spring, at may kasama na ring sub tank o baso na tinatawag. Bukod pa dyan, dalawa na rin ang busina nitong motor, may high at may low. May dalawang klase ring itong variation na pupwede mong pagpilian. Ang pagkakaiba nito, yung isa ay naka fuel injected type na, yung isa naman ay naka carburetor type pa. Kaya kung ako sayo ay mas pipiliin ko na syempre yung sa mas nakakatipid. Ano nga ba ang mas nakakatipid ngayon? Ang naka fuel injected type. Yun nga lang, mas mahal nga lang itong naka fuel injected type. Sa fuel tank naman nito, ito ay may 13 liters ang kapasidad kapag full tank mo, na kumukonsumo naman ng 25 to 28 km per liter. Since 250cc ito, huwag na kayong magtaka kung bakit ganito katakaw sa gasolina ito, kasi mas malakas talagang kumonsumo ang may malalaking displacement. Alright, at pagdating naman sa seating height nito, ito ay may size na 790mm na may kabuoang bigat naman na 128kg. Hindi ganong kabigat ang motorsiklong ito, bagamat napakalaki ng makina, ay siguradong kakayanin mo naman dahil sa sobrang gaan lang din. At ito nga ay available pa rin dito sa bansa na nagkakahalaga ng 80 to 90,000 pesos. Na sa tingin ko, ang 80,000 nito ay yung naka-carb type pa. So, mas lamang lang ng 10,000 pesos yung naka-fuel injected type. At mas mura pa rin ito sa ibang mga motorsiklo na may 250cc na kalinyada rin ito. Number 4, QI Superlight 200cc.
Sa mga hindi nga pala nakakaalam mga kaibigan, ang QY Motors ay isang China-made brand at kilala na rin sa iba't ibang bansa. So kung naghahanap ka ng mga budget at murang motorsiklo, sa QY Motors makabibili ka na kung ang budget mo ay 50,000 pesos lang. Pasok na yan at brand new pa. At kagaya nitong QY na super light 200cc na 88,000 pesos lang at napaka-forma na rin ng pagiging retro classic bike ng motor na to na isang cruise type at naka 2-seaters pala ito. Ang malapad na upuan na sobrang baba at taas ng handlebar ay sobrang tatag ng pagiging old school nito kung titingnan dahil talagang lumalabas ang pagiging makaluma nito. Kaya para sa mga taong mas gusto yung mga ganitong klaseng forma, tiyak na magugustuhan mo rin ang isang ito. Ang kabuuang makina nito ay powered by 197 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke na may 2 valves at OHB engine ito na may 5-speed gear transmission at manual yan mga kaibigan. Ang cooling system nito ay naka-liquid cooled na kaya hindi na ganoon kainitin ang makina. Na may fuel system naman na carburetor type pa. Ang kagandahan sa mga decarb ay kahit mabasa ito, hindi basta-bastang mag-i-stack up. Unlike sa mga naka-injected type ay mas sensitive sila sa mga tubig. At pagdating sa bore and stroke size nito, ito ay may 63.5mm by 62.2mm na nakagawa rin ng engine performance pagdating sa maximum output. Ito ay may 13 horsepower sa kada 7,500 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 13.9 Nm sa kada 6,000 RPM na may average top speed na umaabot sa 105 km/h. Hindi na rin ganun kasama kung sa city ride mo lang din naman gagamitin, kung pang forma ay pwede na. For daily use na rin ay mas maigi rin. Ang mga ilaw din nito ay naka valve type pa, pagdating sa headlight ay naka halogen type yan. Ang mga braking system sa front ay naka single disc type habang ang rear brake naman nito ay naka drum brake type pa. Sa mga suspensions nito sa front, ito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-dual shock absorber na with coil spring at main issue ay medyo kinakalawang. Ang fuel tank capacity nitong motor ay umaabot sa 15 liters ang full tank. So kumukonsumo lang din ito ng hanggang sa 28 km/l. Mataas kasi ang displacement kaya ganito rin kalaki ang konsumo. Na may seating height or taas ng upuan na umaabot sa 730mm na medyo may kababaan lang din. Ganito talaga ang klase ng mga cruise type, hindi ganong kataas kapag inupuan. Para kang tigasin mga kaibigan na nakataas pa ang kamay mo. Kaya kayang-kayang itayo din ng hanggang sa 5 flat ang height. Ang ground clearance nitong motor ay nasa 120mm at kabuuang bigat o timbang na umaabot sa 181kg. Ang mga gulong nito ay makakapal at malalaki na rin. Bagay na bagay lang din talaga sa pormahan ng body type nito. At para sa kabuuang presyo nitong motor, ito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 88,000 pesos at available dito sa bansa. Number 3, ang Cathay Razor 152. May pagka-sleek at classy type din ang disenyo ng isang ito. Bumagay ang mga color combination ng black at yellow color at dumagdag ang pagiging old school ng datingan ito sa kanyang upuan na parang disenyo ng mga sinaunang motor na may paumbok dito sa likuran. Bagay lang din yan sa disenyo nito na hindi ganung kalakihan. At ang maganda rito ay pang commuting system lang din kasi pang city ride talaga. Hindi ganung kalaki kaya mas maisisingit mo rin sa matatrapik na lugar. Ang kabuuang makina nito ay powered by 149 cubic centimeter na displacement capacity na single cylinder, 4 stroke at may 5-speed gear transmission. May cooling system ito na air-cooled type at fuel system naman na carburetor pa. At pagdating sa bore and stroke size nito, ito ay may 62 by 49.6mm. Kaya pagdating sa performance, ito ay may maximum output na 11.50 horsepower sa kada 8,500 RPM. Habang maximum torque naman nito ay 11.1 Nm sa kada 6,000 RPM. Ang top speed nitong motor ay hindi na rin magpapahuli dahil umaabot sa 110 km/h. Bagay na bagay lang din yan kung sa city mo gagamitin.
Sa mga braking system nito, sa front ito ay naka single disc type pa lang na may dual piston caliper brake. Ang rear brake naman nito ay naka drum brake type pa. Na base na rin sa mga nakagamit, malakas naman ang stopping force nito. At pagdating naman sa suspensions nito, sa front ito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman ito ay naka-dual telescopic with coil spring at oil dump or baso na rin ito nakasama. Pero kung titingnan mga kaibigan, parang display lang yung baso niya. Pakicomment na lang sa mga nakagamit na ng motor na to kung may pakinabang nga ba ang baso nito para malaman rin ang iba. Ang fuel tank capacity nitong motor ay 12 liters. Malaki-laki rin mga kaibigan. Kaya kung sa long ride gagamitin ay hindi ka rin siguro bibitinin kung matipid sa gasolina. Dahil pagdating sa fuel consumption nito, ito ay nakakakonsumo ng hanggang sa 35 to 40 km per liter. May katipiran ng motorsiklong ito kaya sulit ka na rin. Ang seating height nito ay nasa 780 mm na may ground clearance naman na 160 mm. May kataasan na ground clearance na pwede mo ring idaan sa matutubig na kalsada. Ang presyo nito ngayon ay umaabot sa 65,000 pesos lamang. Budget friendly talaga mga kaibigan. Kaya kung naghahanap ka ng mga klase ng motor na sobrang mura, ay pwede na rin ito. Ang isa sa maganda rito mga kaibigan, available na rin ang piyesa nito sa Pilipinas. Kaya mas mabilis mong mahanapan ng mga spare parts na kakailanganin mo dito. Kung i-upgrade mo man ito ay hindi ka rin mamomroblema dahil pagdating sa accessories ay marami na yang nabibili sa online. Number 2, ang UM Duramax UX125cc. So matagal-tagal na rin inilabas ang motorsiklong ito na isa rin sa klase ng pagiging cruise bike na katangian ito. Matagal na rin na mayagpag ang UM Duramax UX125 pati sa iba't ibang bansa. Maging sa Europa nakarating na rin ang motor na to. Kaya kung sa patatagan lamang ng makina ay mapagkakatiwalaan mo na. Mas mataas ang handlebar nito at mas mababa naman ang upuan. Sa mga ganitong pormahan ng motorsiklo ay nakaka-relax din talaga ang posisyon mo dito kung nakaupo ka. Yun nga lang kung hindi ka sanay ay mangangalay ka din sa katagalan dahil nga sa nakataas ang kamay mo, hindi katulad ng ibang motor na mas mababa ang handle. Pagdating sa engine performance, ito ay powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke na may 5-speed gear transmission at naka 4 valves na ang makina nito at cooling system naman na air-cooled type. Bagamat ganon ay hindi rin daw ganon kabilis mag-init ang makina nito, kaya pang city ride ay maayos gamitin. Ang fuel system naman itong motor ay naka-fuel injected type na. Pagdating sa kanyang bore and stroke size, ito ay may 62mm by 49.5mm na nakagagawa naman. Pagdating sa engine performance, ito ay may maximum output na 10.54 horsepower sa kada 7,500 rpm, habang maximum torque naman ito ay 8.9m of torque. Ang top speed nito ay umaabot sa 100 km per hour. Kung ikaw naman yung tipo na hindi ganun ka-issue ang top speed na 100k, na okay na sa'yo na hindi ganun kabilis ang motor, ay bagay talaga ito. Lahat ng mga ilaw nito ay naka-bad type pa. Pagdating sa kanyang mga braking system, ang brake nito sa front ay naka-dual piston caliper brake with single disc. Sa rear brake naman nito ay naka-drum brake type naman yan. Sa suspensions naman sa front, ito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman ito ay dual shock absorber with coil spring na rin nakasama. Wala nga lang itong sub-tank na gaya ng sa iba, pero okay na rin naman daw ang bounce nito. Ang fuel tank capacity nito ay 10 liters, malaki-laki na yan kung tutuusin, dahil hindi rin ganun kalakas kumonsumo ang motor na to, na umaabot lamang sa 40 km per liter. Sobrang tipid na yan mga kaibigan. Ang seating height nito ay 745 mm na kahit papano ay mababa pa rin. Compatible ito sa mga height na 5'3 to 5'flat siguro ay kayang-kaya. Ang ground clearance nito ay nasa 125 mm na may kabuang bigat lamang na 112 kg. Kahit sino, kahit babae siguro ay kayang i-manage ang ganitong motor dahil hindi ganun kataas at hindi rin ganun kabigat. At ito ay kasalukuyang may kabuang halaga dito sa bansa na umaabot sa 65,000 pesos lang din. So napakamura na rin ito mga kaibigan. Kaya swak na swak sa mga gaya nating mga low budget lang. Hindi lamang po sa mga low budget, kung gagamitin mo lang namang pang daily use ay po pwede na. Alright. Number 1, ang Skygo Boss 150 ay isang klase ng retro motorcycle
na cruiser bike na rin ang pormahan. May pagkaklasiko din naman ito kung titingnan, mas mataas kasi ang harapang gulong compare sa likuran nito. Parang estilo ng Harley Davidson naman mga kaibigan, na nakataas din ang nakanikid handlebar kaya mas lumilitaw ang pagiging cruiser bike nitong motor. Bagay na bagay lang din ang pangalan nito na Skygo Boss dahil parang pangmayaman at parang madalas ginagamit ito ng mga big boss lang. Pero hindi naman sa ganun mga kaibigan, pwede rin naman nating gamitin to dahil sa mura rin ng halaga nitong motorsiklo. Pagdating sa kanyang makina, ito ay powered by 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke OHC valve at naka Euro 3 compliance na rin, na hindi ganun kausok ang motor na to kaya eco-friendly na rin talaga. Yung makina nito ay katulad lang din ng sa TMX ng Honda. Kaya malamang sa malamang ay pareho lang ng performance ang dalawang ito. At the same time, kapag may nasira sa makina nito at wala kang makita na spare parts sa Skygo, ay pwede kang bumili sa Honda. Kaya hindi ka masyadong mamumroblema sa mga piyesa nito. Naka 5-speed gear transmission na rin itong motor at may cooling system na air-cooled type. Sa fuel system nito, ito ay naka fuel injected type kaya wala na rin masyadong usok na lumalabas sa tambutso nito. Pagdating sa bore and stroke size, ito ay may 62mm by 49.5mm na nakagagawa naman ng engine performance na pagdating sa maximum output, ito ay may 11 horsepower sa kada 8,500 rpm, habang ang maximum torque naman nito ay 9.8 Nm sa kada 7,500 rpm. May average top speed ito na hindi na rin talaga magpapahuli na umaabot sa 120 km/h. Lahat ng mga ilaw nito ay naka-bulb type pa, sa headlight ito ay naka-halogen type na medyo maliwanag na rin naman sa dilim. Pagdating sa braking system, sa front ito ay naka-single disc type with dual piston caliper brake. Ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type lamang. Sa suspensions nito, may kita ang napakatatag na telescopic fork sa front, habang ang rear suspension naman nito ay naka-dual shock absorber with coil spring. Nabatay na rin sa mga nakagamit itong motor, matatag lang talagang tingnan pero medyo may katagtagan. Ang fuel tank capacity nito ay 9 liters na kumukonsumo naman sa napakatipid na paraan na umaabot sa 40 km per liter. At sa external design na dating nitong motor, kung sa pormahan ay napakalakas din talaga. Ang seating height naman nito ay nasa 740mm na medyo mababa na rin. Kaya sa mga hindi pinalad, walang problema dahil akmang-akma sa inyo ang motor na ito, alright? Ang ground clearance nito ay 160mm, may kataasan yan, kaya hindi mo na rin problema sa mga matutubig na kalsada. Ang kabuang timbang naman nito ay nasa 129kg at patay na rin nga sa mga nakagamit na ay sobrang ganda rin talagang gamitin. Alright, sa kabuang presyo naman nito mga kaibigan, ito ang pinakamura sa ating top bike na Retro Cafe Racer na motorsiklo. Dahil ito ay nagkakahalaga lang sa 43,000 pesos. Sabi ko nga nung una pa, sa 45,000 pesos nyo, makakabili na kayo ng isang motorsiklo na sobrang astigin at napakagandang gamitin. At syempre, available na rin ito dito sa bansa. Hindi ka mahirap ang maghanap nito dahil hanapin mo lang naman ang Skygo brand dito sa Pilipinas. Sa mga piyesa naman ito mga kaibigan, available na rin ito sa online dito sa Skygo branch nito. Alright, so sa mga ganitong klaseng motorsiklo, hindi naman talaga problema ang brand kung tutusin. Nasa pag-aalaga rin kasi yan minsan. Madalas may mga kilalang brand tayong nabibili na hindi rin ganun ka tumatagal. At may mga hindi naman kilalang brand o China brand made tayong nabibili pero mas tumatagal naman. Hindi kasi nasusukat yan sa kung gaano kaganda o kasikat ang isang bagay kung hindi mo naman ito papahalagahan, alright? So ang mas maigi mo na lang sigurong gawin kung makakabili ka man ng mga ganitong klaseng motor o yung ibang mga motor na sobrang mura din talaga ng presyo, ay mas alagaan mo sa maintenance. Huwag mong pabayaan sa change oil at pagpapalit ng ibang spare parts na kailangan na talagang palitan. Kasi dun unang nasisira ang makina ng motorsiklo. Alright. Nasa sayo at nasa atin lang talaga yan kung paano natin mas mapapatagal ang mga motor na ginagamit natin. Alright. At ngayon guys, nakapili ka na ba? Pwede mong i-comment yan sa ibaba kung anong motor nga ba ang napupusuan mo. At bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi
sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din po napadpad dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa iba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obliss Collection. Thank you!